Alam nyo guys, napakasarap ng sinigang na ulo ng maya-maya. Pero marami ang ayaw magluto nito kasi sabi nila malansa daw. Kaya ipapakita namin sa video ito kung ano yung ginagawa namin para maging masarap at hindi malansa. Una, linisin natin ng mabuti. Tanggalin lahat ang mga nagpapalansa tulad ng ayan, hasang at mga dugo-dugo na naiwan dyan. Kailangang malinis na malinis bago natin lutuin. Ang mga condiments naman, yung bawang, islice natin ng pino, at ito ang gagawin natin sa luya. Huwag basta ilagay ng buo. Kailangang balatan at dikdikin. Kasi malaking tulong yan para hindi malansa ang maya-maya na iluluto natin. Sundan lang ang video. Medyo bulky kasi malalaki ang ulo ng maya-maya, kaya paliitin natin, islice natin ng konti. So ito, 2 kilo na ulo ng maya-maya ang iluluto natin. At ito ang proseso ng pagluto. Pagkatapos nating magpainit ng sapat na mantika, ang una nating ilalagay ay yung dinikdik na luya. Hintayin natin na medyo mag-brown ang kulay, then isunod natin yung sibuyas. At syempre, ang kasunod ay ang bawang. Ngayon, dapat nakahanda na ang ating kamatis. At pag medyo nag-brown na ang bawang, ilagay na natin ang na-slice na kamatis. Halo-haluin lang natin na para tayong nagluluto ng sarisyado. Medyo mahal ang kamatis ngayon guys, pero pag mas madanang ilagay natin, mas masarap. Ibigyan na natin ng paminta at mas maganda kung pino ang gagamitin natin. Okay, ituloy natin ang paghalo at pag ganyang malapit ng lumambot, yung kamatis, idagdag na natin yung patis. So patis yan, mga 4 kutsara, 4 tablespoons, eksakto lang sa 2 kilo na ulo ng maya-maya. Pag okay na, ilagay na natin ng paisa-isa yung fish. Iayos natin ng mabuti, lalo pag ganyang medyo maliit ang ating kawali. Okay, takpan natin ng mga ilang minuto. Pagkatapos, lagyan natin ng malinis na tubig, yung drinking water, para mas mainam ang pagluto at magsilbing sabaw na rin. Ito ang huwag na huwag natin kalimutan na ilagay, lemongrass. Yan ang isang dahilan para hindi malansa ang maya-maya. Mga 2 maliit na bundle, sapat na. Ituloy natin ang pagluto at kung sa tingin natin malapit ng maluto yan, kailangan nating ilipat sa mas malaking lalagyan o kaya kaserola kasi lalagyan pa natin ng sabaw at gulay. Kaya dagdagan pa natin ng tubig para marami-rami ang kanyang sabaw kasi alam nyo, napakasarap ng sabaw nito. Pagluto na, itabi muna natin. At magpakulo tayo ng tubig para sa gulay natin. Gagamit tayo ng Chinese pek chai o kaya Chinese cabbage bumbok. Kung wala ang mga to, pwede yung puso ng saging. Bagay yan sa ulo ng maya-maya. Habang niluluto natin ang gulay, lagyan natin ng asin para manuot ang lasa. At pagluto na siya, idagdag na natin sa ating fish na kanina paluto para makompleto na ang ating recipe. I-proportion lang natin ang dami ng gulay na gagamitin natin dun sa dami ng fish na iluluto natin. At ito yung pangkumpleto sa recipe natin. Sinigang mix. Mas maganda pag nakadilute siya sa tubig para even yung pagkahalo niya sa ating niluluto. Okay, actually luto na to, pero pakuluan natin ng ilang minuto para maghalo-halo ang mga pampasarap natin. Ito, pinagsasaluhan na namin at mukhang nakakalahati na. Ayan, paubos na guys. Kaya habol kayo, may natira pa. Makikita natin dyan na sabaw pa lang, ulam na. Wow! Okay, habang kumakain tayo guys, kung bago ka lang manood ng mga videos natin, please, i-click mo na ang subscribe button
At ilike mo na rin itong video para sa mga upcoming videos natin. Nag-upload ako every week ng mga foods na talagang mai-enjoy natin. At karamihan sa mga videos natin ay meron siyang tutorial kung paano lutuin ang mga ito.